Tara sa bakasyon ng Tanay for only 2,000 pesos. 1:30 PM pa yung check-in time nila, kaya nag-lunch muna kami sa KFC. Bumili rin kami ng konting snacks, then pumunta na kami doon. Harating din kami agad kasi malapit lang naman, at dumiretso na kami sa front desk area nila. 1 week before our check-in date, ay nag-deposit na kami ng 1,000 pesos lang, at yung remaining 1,000 pesos ay during our check-in. Sobrang smooth lang nung transaction, kaya ilang minutes lang pumunta na rin kami agad doon sa kwarto namin. Medyo nakakapagod nga maglakad dahil napakalayo ng mga rooms nila, dahil sobrang lawak din talaga, pero okay lang kasi mahangin din naman. May ilang ongoing developments din yung units nila, pero okay lang naman, hindi naman nakakasagabal. Then finally, nakarating na kami sa cliffside sa room namin. Dito siya sa baba, malapit sa garden pool, at ito yung view niya sa labas. Ito yung room na na-rent namin for 22 hours at sakto lang yung presyo niya for 2,000 pesos. Walang ref, wala rin electric fan, pero may aircon naman and may TV. Sira nga lang yung napuntang TV sa amin. So ito yung kanilang CR. Sakto lang din, malinis naman. May errand lang siyang tinapos, pero by 4:30 PM lumabas na kami at in-enjoy namin ang scenery at nag-picture-picture muna kami bago tuluyang magtampisaw. Sobrang ganda dito, sobrang hangin at hindi rin talaga mainit. Hindi rin ganun kalamig yung tubig sa pool nila, pero okay lang kasi mas na-enjoy ko yung pag-swimming, pagtatampisaw doon kasi nga hindi ako nilalamig, hindi ako nangangato. Then before 7 PM ay lumabas kami para kumain dito sa B&K at sobrang ganda pala dito. First time ko lang makapunta, pero sobrang sulit, medyo may kamahalan, pero masasarap naman yung foods nila. Yung package kasi na kinuha namin sa vacation and resort ay hindi kasama yung lunch, dinner, pati yung breakfast, kaya napilitan kaming lumabas. Pero meron naman silang restaurant doon at pwede ka rin kumain doon. Then, afternoon, pumunta kaming kape na Natividad. Sobrang sarap talaga ng kape nila dito at tinikman ko na rin yung kanilang ube cheesecake. Umuwi na rin kami kaagad noon. Then, by 6:30 AM, kinabukasan, naglakad-lakad kami paakyat papunta sa parking para pumunta sa taas ulit ng Tanay at doon mag-almusal. Pero bago yon, talaga nag-picture-picture muna kami. In-enjoy namin yung moment na kami lang muna yung tao kasi talagang ang ganda ng view. Then ganyan kalawak yung parking nila. And finally, eto na kami papunta sa Cafe Caterina. Wala pang 7 AM nung nakarating kami dito, pero grabe, sobrang haba agad ng pila, lalo na yung sa Silug Mills nila kasi ang ganda talaga ng view dito at talagang patok na patok tong cafe na to dito sa Tanay. Siyempre, in-order ko dyan yung favorite kong Choco Tableya for only 100 pesos. Grabe, sobrang sarap talaga nun. Pagbalik namin ay dumiretso kami kaagad dito sa garden pool nila sa baba, malapit sa room namin dahil talagang sinulit namin yung time dahil by 11:30 AM kami ay mag-check out. And finally, uwian na nga for only 2,000 pesos na enjoy namin sobra yung 22 hours that I experience namin.